Hi! Welcome to iProtect Tutorials. So yung tutorial natin ngayon ay about sa access permissions sa mga pages. So kung naisipan nyo mag-allow ng ibang user na mag-register sa inyong website na hindi lang admin, so pwede nyo kontrolin kung ano lang yung pages na pwede nilang ma-access. Okay? So kung ready na kayo, tara, start na tayo. Okay, so unang natin gagawin ay gagamit tayo ng gem para doon. Search ko muna. Ito ay CanCan gem. Yan. So, ito yung gagamitin natin gem para ma-achieve natin yung access permissions sa mga ibang pages. Pwede natin sila i-allow at hindi allow ma-access yung page. Specific page na gusto natin i-set. So, yan. Ganito, may ginawa na ako na sample sa local. For example, or ilagay muna natin yung okay, so start na natin yung server bindep or Rails S. Ayan, so dito local dito localhost. Ayan. Oops. Yung sinasabi ko yung, for example, diba may post page. Ngayon, admin yung pwede mag-add ng post. So, ngayon mag-allow tayo mag-register din yung kahit sinong user. So, for example, ikaw, type ka dito kahit hindi visible sa UI yung button, pero ma-access mo siya dito sa post. Yan, ayun, sasabihin, diba, you need to sign in or sign up, pero mag-sign up tayo. Yan, set lang tayo ng password. Kaya ito ng password. Ayan. So, ito. Kung nakita nyo, you are not authorized to access post management page. Ayan. Tapos may menu na kasi nakalagin ka na. So, pag for example, mati yung dashboard, post, yun. Yung itong access permission, ito eh. Ayan, ito, manual ko lang ito nilagay muna. So, makikita natin sa code. Dito yan siya sa ito. Sa post controller, merong before action, must be admin, except show. Itong, sa controller, meron tayong, pwede tayong maglagay ng mga before actions. Diba? Na mag-i-execute mo na bago siya pumunta sa action. Yung post index na yan. Yung unang-unang pag wala sa routes, kapag yung slash post, diba? Yung action na tinutukoy niyan ay index. So, yan. So, ibig sabihin, bago pumunta sa index, kailangan niya muna dumaan dito sa mga before actions na to. Like yun, authentication user, dapat nakalagin. Set post, isi-set ko anong post. Pero only, doon lang sa show. Edit, update, destroy na method. Dahil, wala dito yung index. So, ibig sabihin, skip siya dito sa set post. Ngayon, sunod na before action is must be admin. So, dito siya nag-fall.
except show, hindi, so hindi except lang sa show, so hindi mag-execute itong mas admin kapag sa show action. Pero dahil dito sa my post na ganitong routes or link, yung tinutukoy nyo dyan is index method. So kung gusto nyo makita yan, andito yan sa routes dito sa post, sa resources post. Tingnan natin kung ma-access natin dito. Info routes. Tama ba yun? Ayan. Rails info routes. Para makita nyo yung route. Ito yung sa post. Kung makikita nyo, ito yun. Post path. Post slash post. Diba ito? Yung in-access natin yun. Tapos ito yung controller. Post index. Okay? So, pumunta, nagpo-fall talaga siya sa index na method. So, kaya dito yun siya pumunta. So, yan. Pero, syempre, kailangan nyo, dahil except sa show method yung before action, kailangan nyo munang puntahan to ex, ng ni Rails bago siya pumunta sa index. So, ano ba ito? Must be admin. Yun. So, dito, check ko muna kung return if current user is admin. Kapag yung nakalagin is admin, hindi return, sabihin hindi ko na sa method, ibig sabihin na mag-exit na agad, parang gano'n. Oh, gano'n yun. Ngayon, papasok nyo dito, lalabas agad siya dito sa method na to kapag tama yung condition na to. So, shortcut, ano to, shortcut syntax sa return. So, return if si user ay admin. Pero kung hindi, pupunta siya dito sa baba. So, yun na, redirect sa root path, tapos alert, you are not authorized. Ito yun, kanina. So, ito yung kanina. You are not authorized. So, manual to. Ito yung manual. Slash post. Yan. You are not authorized. Pero hindi, so, hindi naman palagi ako mag-manual, di ba? Gagamit tayo ng gem na mas, ang tawag dito, configured na sa ganung way. So, ito yung CanCan. I-replicate natin yan. So, pero, i-replicate natin. So, get ko na tong gem. Punta sa gem file. Tapit ko muna ang aking muka. Ayan. Gem file. Lagay natin yan dito. Tapos, kunin natin yung link. Mas maganda kapag nagalagay ka ng gem, lagay nyo yung link para pwede nyo balikan kung nimutan nyo yung yung link ng gem. Para syempre, reference, alam, at in the future, syempre, babalik kayo dyan sa gem na yan para alamin yung documentation nila. So, mas maganda nilalagay niyo yung link ng gem. Okay? I-exit ko muna. Tapos bundle. Yan. So, may installing CanCanCan. Tapos bindev. Yan. So, ngayon, ano yung documentation nito? Gem CanCanCan run bundle install Rails GCanCan ability. So kaya may kailangan tayong i-generate na syntax. So exit ko na lang muna.
So raise GCanCanAbility. Kinapi ko lang to space. Enter. So, dun sa command na to, nag-create siya ng app models ability. So, i-check natin yan dito sa models ability. So, yun. Ito yung default ng CanCanCan. Ayun. So, class ability. Let's include. Ito yung sa kanila. Tapos, dito tayo magmamodify. Tapos, ito yung mga abilities na kaila. Need. So, dito sa documentation niya. Ito yun. Here follows an example of rules defined to read post-model. Post-model. Kasi post din ba tayo? So, dito. Can read post public true. So, pwede yun. Ayun. Can read post. So, kunin natin to. Kasi post din naman yung model na model dito sa ginagawa natin blog. So, copyin ko muna to lahat para so okay. Diba? Yeah. So, dito lang tayo sa baba. Hindi ko na yung burain muna. Pero kayo pwede nyo nang burain yan kung gusto nyo. Yeah. So, can read post. So, meaning, itong gem na to. So, read is yung show. Yan. So, pagkakaintindi ko. Tapos, post ito yung model. Yan. Tapos, public true. So, public daw siya. Tapos, ito return. Mag-return daw unless user is present. So, kapag hindi nakalagin yung user, sabihin, hindi na magpo-proceed dito sa next line. So, yung ibig sabihin niya, additional permissions you for login users, they can read their own post. Can read post user. So, pwede nilang ma-read yung kanilang post. Tingin ko wala tayo nito dahil hindi naman natin ina-allow na ngayon na mag-create sila ng sarili nilang post. So, tanggalin muna natin to. Tapos, ito, return unless user admin. Additional permissions for administrators. Ito yung allow mo lang yung admin. Kapag admin, ay ito naman sa iba, pag admin naman tapos pwede siya. Pero ang need nung natin muna ay is, teka, i-hide ko muna, ay comment ko muna. Tapos ito lang, testingan natin. Dito. Start natin server. Ayan. Teka pa, kulang pa. Kulang pa. So, check availability. Ito, dito sa condition. Ay, lalagay natin to. Kasi dito, di ba? Pag i-click nila. Hindi. Tanggalin ko muna. Yung aking must be admin. Wala na muna yan. Tapos, let access. Hindi ako admin ha. So, yan. So, yun. So, may access na ako ngayon kasi tinanggal ko na. Yun. Tapos, dapat hindi nakikita to
ng user na nakalogin. So punta tayo sa headers. Dito sa navigation, tapos sa may dito ba yun? Drop na. Ito. Ayan. So dito sa example ng CanCan, if can read post link to view to post, the current user's permission can then be checked using can methods to view the controllers. So try natin siya dito. Ayan. If can read post. Check natin dito. Ay, ano to eh? Pag isa lang ito na pag post ito mismo, diba? So dapat sa ano yan, sa single post, hindi yan siya dito. Pag ganun, dito tayo sa ito, sa controller tayo, authorize post that find authorize show. Punta tayo sa code ulit, sa show, sa index. Dito tayo sa index eh. Kasi dapat sa show siya. Teka lang. Ito. Setting this for every action permitted use. So try natin tong load and authorize resource dito sa taas. Ayan. So need mag restart muna. Ayan. So ito tayo dito, may access ako sa public. Tapos dito tanggalin natin. Ayun. You are not authorized to access this page. Kung napapansin nyo, tinanggal ko, di ba? So ito na yun. Can access denied. So you are not authorized to access this page. Ito yung error niya. Access denied. So ito yung error na ito yung papakita niya na error kapag hindi ka pwedeng mag-access doon sa page na yun. So gumana siya. Can read post. Okay. So ibalik ko yan, tapos i-access natin ulit. Ayan. Ngayon, di ba, hindi ito admin yung account na ito. So, pag new post, hindi ako taba. So, pag sa new post, hindi ako allow. Dahil dito yan sa ito, load and authorize resource.
kasi wala tayong sinaset. Pero kung si ito ata yun, return natin to. Tapos can, ano bang iba pa mga methods ni developer guides? Puro read. Alam ko meron pang iba yun eh. Ito, mas ano, detailed. Oh, controller. Ito yung sa baba. Ito rin yung sa baba. Ay, hindi. Can options. Ito, can update. Can update, can read. Ito, read, create, update, destroy. Ito yung show, create, edit, delete. So, can create. So, kung lalagyan natin dito sa dito ng can create, can read. Tapos, can create. Yan. So, dapat maka dito maka-create na tayo. Tayo. So, can create. Yun. O, diba? So, dahil lang dito sa code, sa syntax na to ng can create, ngayon, maka-create na yung user. Tama? So, pwede siya mag-create ng post. Sarili niyang post. Kung mapapansin nyo, wala dito yung mga post na na-create namin. Kasi diba dito sa dashboard meron. Okay, so, ibig sabihin, kasi dito sa post controller, ang nakalagay is current user post. Ibig sabihin, kung sino yung nag-create ng post na yun, yun na yung masyoshow niya. Masyoshow dito. Pero pag dito sa dashboard, kasi naka-public yan. Kasi sino yung nag-create. Tama? So, kung pwede ako mag-create, di ba user ka? So, test post 1. Test content. Wala pa tayong frame. Tapos image kahit wala. So, user 1. So, yun. Andito na yung post mo. So, sabi nakapag-create tayo. Ngayon, try natin mag-edit. So, sa edit, di ba, you are not authorized. Kasi nga, dito sa ability, wala namang update. So, paglalagay tayo ng update, copy natin yan. So, update. Tapos, pag i-reload natin, balik tayo ulit, ha? Tapos, edit. Can't find. Ayun. So, ano? Nagkaroon tayo ng conflict sa, ano? Sa gem, like, di ba, kanina pag-edit, teka, start ko muna ulit, ayan, nag-fix muna ako eh, tapos ipakita ko naman, di ba yan, tapos edit, load resource, compatibility. Ayan.
tapos edit. Tingin ko sa cache, ito na kanina, teka, log out ko. Just log. Pause. Naka-edit. Kanina, error siya. Pero yung error kanina, dito tayo nagka-problema sa dito sa load resource, ayan, tas dito sa set post, sa friendly ID, nagkaroon ng problema sa friendly ID na gem. So kasi hindi niya, kasi nga diba hindi ID nanap yung name na slug, so nag naghanap ko na ako ng fix. So yung fix nandito naman, ayan, gagawa ka lang ng ayan, ito yung error kanina eh. Active record article, hindi makita kasi nga ID yung pinapasa, pero sa friendly ID slug yung pinapasa natin, so nagka-error siya. So ito lang yung fix. Create ka daw ng cancan.rb na sa initializer, tapos paste mo na lang to. So ganun din ginawa ko. So, pumunta ako dito sa initializers, CanCan, yan, tapos pinaste ko na lang yan para mag-support sa friendly ID na gem. Ayan. So, yun. So, pag-restart ko na server kanina, na-allow na ako mag wala na yung error. So, yan. So, pwede na ako mag-update. So, test 1 that help. So yun, so paano, okay na, so paano ko delete? So yun, so delete, you are not authorized to access this page. So yun nga, hindi tayo ma, dahil dito lang sa code na to, sa load and resource, sakop nyo na yung buong mga methods as long as hindi mo siya i-define dito. Tama. So kung gusto natin i-allow maka-delete yung user, set lang natin as destroy. So ayan. So yun, dito sa part na to ay maglalagay lang tayo ng bagong access sa destroy na pwede siya maka-delete. So tingnan natin. Ayan, pwede na mag-delete ang user. So yun, success naman din. Meron itong isang keyword para ma-cater mo to buo. No to. I think ano yun. Subukan natin. Is can pag ganyan lang muna, di ba? So pag i-reload natin to, create new post, hindi ako authorized, diba? So ito, atin ko ay yung can manage. Yan. Can manage post users. So try natin ulit. Yun, pwede na. Create post. Test 1, 2, 3. So user 1. Pwede mag-create, pwede mag-edit, update, pwede, di ba? Tapos delete. Ayun. Yun lang. Ito lang yung code. Itong, imbis na itong apat, kanina na manual, specific, tapos ito, manage, sakop niya na yung buong. So, marami pang pwedeng kayang gawin ito ng gem na to. Pero, at least na-cover natin yung mga basic ka na. So, yun. Sana nagustuhan nyo itong tutorial na ito.
makakatulong to sa mga project nyo rin. So, maganda din na lang yung ating tutorial. Sana nagustuhan nyo.